Hello friends, how are you? Sana okay kayo. May tanong ako sa inyo. Sino ang kontrabida ng buhay ninyo? Pagdating sa teleserye natin, isa sa talagang kinakaasaran ang kontrabida. Pero today, mas makikilala natin siya. Kaya tayo ay nasa Makati ngayon para makilala si Konsehal JHONG HILARIO. Come with me, put your hands together. Tara, let's be happy. Dito sa bangkal, maraming paggawaan ng kotse. May vulcanizing shop. Aga-aga, nagkukumpuni na ng mga sasakyan. Bulaga. Hi! Game ka na ba? Morning! Kumusta ka? Ay, wait, pasalubong ko muna. May ensaymada ang Cavite. May tinapagaling Cavite. Yan, ensaymada. Kasi taga Cavite si asawa. Ayun. Tapos ito mas para kay Sarina. Parang ganito. Para para happy lang tsaka kay Mrs. Maya. Tama. Kaya siya tinawag na barangay bangkal dahil sa bangkal tree. Puro bukid to, puro damuhan. Ito na lang. Ito na lang yung natitirang puno ng bangkal. Yung napag-aralan ito, maraming benefits. Eh. Ang ganda ng bangkal. Yes, ayan yung bunga niya. Ayan yung bunga niya. Ayun. Yes, sobrang ganda ang ng ganda. Bunga niya. Pwede siyang pitatsin? Oo, pwede. Ano yung prutas? Ano yung bulaklak? Hindi, bulaklak lang siya. Bulaklak yan? Bulaklak lang siya. Oh, wow! Yes. Ang ganda niyang tignan! Ito lang yan yung nilalaro namin. Uy, astig! Tapos, tinatanggal-tanggal namin siyang ganun. Kasi madali siyang malaga sa siya. Ginaganyan namin siya. Pwede na siyang jolen. Ay, astig! So, ito yung bangkal, kaya bangkal Makati. Yes. So, talagang sinabi ng tatay ko, barangay captain po siya rito, huwag yung putuli niya. Kayo, puputuli ito yung paan niya, maginuro niya. Kasi, siyempre, isa na lang, ito yung pinaka-sign ng bangkal eh. So, kaya ang ginawa ko nung naging konsel ako, sa tulong ng isa kong konsel na si Konsel ng Sarina, sabi na, gumawa ka ng ordinance na mag-tree planting ng bangkal tree. So, nakakalipasa naman namin yun. Hindi lang may pa na i-implement kasi hindi alam kung saan tatanim dahil alam mo naman dito sa Makati, halos wala ka ng space eh. Ang iniisip ko lang is dun sa may sako pa ng bangkal yung PNR, yung trend, yung daan ng trend dyan. Pero ano pa dyan, pero syempre kailangan mo nakausapin ng DNR dahil national na yan eh. Para at least makapagtanim man lang ng mga bangkal tree. So, dito ka talaga sa bangkal? Yes. So, dito ako lumaki. Dito na ako pinanganak. Dito na ako lumaki. Dito na ako nagkaisip. Sobrang saya. Hello po. Itong building na to, itundat ng tatay ko na nasa construction pa siya. Wala pa yan. As in, yung bahay namin, maliit pa lang. Siksikan kami yung 10 magkakapatid ko. Dami nyo, no? Sa 10. Pangsyam ako. Lumago yung business ng tatay ko from Sunshine Boy. Totoo? Tapos gumawa ng payong. Hanggang sa laging kinuha sa naggumawa ng landscaping sa villages. Karoon siya ng amo na mabait. Binigyan siya ng puhunan sa landscaping. After landscaping, karoon siya ng sarili niya construction ng bibigyan natin. So, ayun, hanggang sa nakaangat-angat naman kami sa buhay. Sabi mo, ang papa mo kapitan. Yes, nagkagawad muna siya. Kagawad? Kagawad ng 7 years. Oo. Tapos, naging kapitan 18 years. And then, 9 years naging konsel. Nakatatlong term din siya. So, siya yung dahilan kung bakit nandito ako. Nung nasa politika yung tatay ko, bata ako, nandito ako sa stage, nag-aabang ako ng artista, namamagpa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 p
every night ka nakaganon, nangangampanya ka. So, kinalakihan ko na rin talaga. Kaya, nung napasok ako sa politika, sabi ko, hindi na ganun ka hirap para intindihan kung ano yung dasing nakalakihan ko na. Si Daddy, dating hardinero, may building na ngayon!
Oo, yeah, hindi po dahil, sabi nga ni Jong, no, sabi ko, uy, may Hilario building. Hindi ako yan. Papa ko yan, no, sa tatay ko yan. Nakakatuwa lang kasi si Rapi, sinasabi na, ayun, nasa politika kasi kaya nakapagpunta. Hindi po, sa akin, ha, mas gusto ko yung nagkatrabaho ako at may ginagawa ako. Kasi parang feeling ko, may silbi yung buhay ko. Kasi nagkatrabaho ka para sa pamilya mo, may ginagawa ka, hindi ka umaasa lang na sa mana. Kailangan mong gumalaw. Oo. Wala, boring. Literal na move. Move talaga, siya talaga. Papa ko and mama ko. Ganda umaga po. Sa inyo pala nagmana po, si Twansi. Ni-spread ko sila para atuloy yung mga pangarap ko na pagsisilbi sa Diyos. Pagkatapos kong naging konsihal, siya nilagay ko. Para may pagpatuloy din niya yung pagsisilbi namin sa bayan. Nandiyan na tayo eh. Simula tayo ganun. So, patuloy natin. Ano pong klase anak naman si Jong? Mabait na bata talaga si Jong. Nasa camera ka lang eh. Nako. Makulit siya nung maliit. Nag-aabulan kami sa karsada. Walang ginawa niya kundi papanik sa truck, tatambling ng ano, nakakatakot. Diyos ko, Panginoon. Si Tito Ronyo, parang nagustuhan niya ata yung pagpapractice nila ng kaya ginawa. Nagamit ko yung tumbling, di ba? Oo, oh, nagamit niya yung tumbling eh. From there, second floor, tumbling kami kumabaro sa buhangin talaga. Yung nakikita nila minsan, kaya sisigaw na yan. Nakahabulit pa ako ng chinelo. May kapiliman pa yung bata na yun pag Pasko. Pag nangangaruling, gusto niyo silang mag-isa pag may kasama, sinusuntok niya. Para masulo niya yung kita. Eh, kaya sayang. Ako yung gumawa ng tambol, ako yung gumawa ng ano. Siya lang mag-is. Pero oo, talagang sabi ko, Diyos ko, mabuti na lang nagkaroon ako ng anak na ganito. Hindi namin iisip talaga na magkakaroon kami ng anak na, biro mo, artista pa, konsihal pa, oh, di ba? Sa teacher, sa ano nga sa school? Naku, may akong pinatatawag ng teacher, ayaw magpunta nito. Kasi dati, talagang nag-umpisa ako sa street boys. Ganito, kuya't lagi, pagod, napapabayaan yung pag-aaral. So talagang ganito galit sila. Against talaga sila ron. Lahat naman ang magulang gusto makatapos yung pag-aaral. Pero ako, yung pag-aaral parang mailap sa akin eh. Kumbaga parang ang gusto ko sa buhay, laro, lakwatsa. So yan, buti nga may nagkaroon ng street boys. So hanggang sa makita nila ako sa video na siya. Actually, hindi ko mo artista ka mananalo ka sa local. Mas mahirap manalo sa local kapag artista kasi gusto nila, kilala ka nila. Yes, yes. Actually, tama, di ba? Actually, ako, hindi ko, bonus pa lang yung nanalo ko dahil artista ako, nakita ko ng mga tao. Pero dito sa Makati, iba, minsan local, iba, kailangan nakikita ka nila may ginagawa. Kailangan nakikita ka nila dati pa na talagang gusto mo mag-service. And sobrang thankful ako kasi yung tatay ko, walang masabi yung mga tao sa kanya pagdating sa service. So, napakalaking factor yun na yung tatay ko yung nandyan, na isin yung dalawa. Eh, di ba matigas ang ulo, sabi niyo nung bata? Opo. Tatay na rin. Tatay na rin. Oh, tatay na rin siya. Babae pa. Protective ba sa anak ngayon? Ay, oo naman. Yaya nga yan eh. Inahanap siya ng anak niya, permit. So, nakita ko nga sa mga Instagram niya, siya napaarawan na ba yung mati ko? Ay, oo. Talaga nung bata pa yan, talagang tinaga ko. Kasi alam ko yung benefits eh. Lalo yun ang ginawa sa akin ng mga magulang ko. Kaya sabi ko, ay nakita ko, ay lakas ng katawan ko. Sabi ko, ibig sabihin, ang laking factor ng araw talaga. So yung anak mo, gusto mo ba gumaya din sa'yo gala? Well, siguro, ano. Iba kasi yung panahon ngayon sa panahon dati. Panahon dati talaga medyo wala pa masyadong sasakyan. Yung crime hindi naman ganun ka-dami. So ngayon, medyo mapag-iisip ka, no? Pag-ala ka rin mo ba? So, gusto kong ma-experience. Gusto kong ma-experience ko ng experience kasi ang saya eh. Ayoko kong maaalisin sa kanya yung saya ng pagiging bata. Na nagdalaro ka sa kalye, di ba? Na, kahit na puro libag ka na, pawis na pawis na yung mga pato. So, ganun yung nangangasang dapat ng kabataan. Hindi na patunganga na lang sa cellphone, sa gadgets. Pag sa pelikula, mami, grabe ang itsura niya pag sa pelikula, talagang mukha talagang criminal. Ha?
Nagagalit rin kayo? Oo, nagagalit ako. Bakit gano'n yung role model sa probinsyano? Sa Mara Clara, grabe ka naman apihin yung mga bata, grabe ka naman pero nagwiwintang sila kasi hindi naman nila alam talaga nangyayari sa showbiz eh. Dahil hindi ko naman sila nakakasama lagi, sila nakakasama rin. So, makikita nilang nila, ganun na yung active sa provinsyado. Okay lang ba pag tumblingin ko si Jong? Aw! Kaya pa ba magtuhod niya? Kaya pa yan! Ha? Sabi ko nga eh. Bakit ang pinaka ano ko is 50 years old pagka-tumbling ako. Ay, si Jackie Chan eh. Kailangan lang ng disiplina. Evangelista Street, ito yung pinaka main road ng Barangay Bangkal. Oo. No, napaka sikat din ngayon to kasi parang na siya ngayon Banaw eh. Oo. Car park sa nabibenta dyan, pagawa na sasakyan. Ito, nalipsize ba yun? Ito yung pinaka stage ng Barangay Bangkal ngayon. Diyan ka ba nanonood ni Papa mo dati? Oo, dyan dati. Dito ka nga nanonood. Oo, ngayon, dito tayo. Chibuga na. Ay, alam ko na kakainin ko. Nakita ko na. Alam mo na. Lumpiang toge. May sabaw. Meron ba sabaw? O magtapsilog kaya ako. Naalala ko dito parang guda. Yung lumang guda. Yes, tama. Yeah, boy! Bernadette Sembrano. Hi, Kuya Boy. Binida po ni Konsi ang inyong lugar. Bilang taon na po ba kayo dito sa Bangkal? Bangkal? 60 siguro. Bagong-bago pa lang pala. Munti ko nga malagpasan yung edad ko eh. 60 years. Hindi kayo natibag ah. Hindi. Oo, nakita ko marami ng mga fast food dyan. Alam mo kung bakit ako hindi natibag? Opo. Sa katamaran yun. Bakit? Ayoko magtrabaho, kaya pinipilit ko magnegosyo. Kain na kami, dumating ng order. Kailala mo ba yun? Uy, may toko at baboy pa. Oh my God, ang dami. Hindi nyo naman sinabi, nagdala dapat akong Tupperware. Kayo talaga. Meron ako dyan. Welcome to Barangay Bangkal Fiesta. Tara. Oh, thank you, Lord. Sarap. Kaya panunutan mo ko sa gabi. Matakbo ko ng tapa rito. 24 hours ba to? Oo. Spencer, ito rin siya sa Pangpal. Spencer yung unang mga arti-arti sa street. Naging kalab ni Isaac Guerra. Para tata. Naloloka siguro si Isaac ngayon. Ano? Hindi ko ma-imagine si Isaac may kalab team. Street boys lang ang pwedeng kalab team ni Isaac. For a few moments, wipe out! At nag-take out pa. Pero masarap talaga, 24 hours ito. Konsi, kumusta po ang pagkain ninyo? Well, masarap. Ilang taon na ba ako? 46 years ko na rin kinakain ng pagkain dito. Salamat, Kuya Boy. Ingat kayo, ingat kayo. Aha! Hulaan mo gagawin namin. So, dati pa lang nagko-commute rin. Ako rin dati nagko-commute din ako. Mula naman sa Angelicum, kung saan ako nag-aaral papunta ng Fairview. Pero nakakatawa, hindi ko naman... May nanliligaw sa akin noon. So, pagsakay ko ng jeep, nakasunod. Tatlo sila. Yung pala, barkada. Tapos one time, nakakatawa, nakita ko nag-taxi sila. Ako nag-jeep, pagdating ko na unang pa sa akin, hindi ako sinabay sa taxi. Nag-taxi papunta doon. Ito, parang pwede na. Ayun. Ay, Kuya, magandang kumusta po kayo. Ayan, ay, ang saya. Ay, sorry. Ito yung mga sinasakyan ko dati, papuntang Southeastern College, papuntang Pasay, papuntang 4th-year high school tayo ron. Dahil naging busy na ako sa school choice. So, nagkano na kami ang study para makagraduate. Nakagraduate naman tayo ng high school. And now, plano ko talaga mag-college. College degree. So, anong course? Process na. Well, tinatry kong mag-qualify. Sana kayanin. Makatulong din naman sa mga ginagawa ko ngayon. Nasa jeep tayo. Saan ang journey mo? Ano ang plano mo sa buhay ngayon? Well, ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan ko ngayon. Then, let's see. Kasi ako, sanay ako sa hindi ko pinupus ng masyado yung sarili ko na ito yung gagawin ko, ito yung gagawin. Minsan, ingat po, sir. Ingat, uy, dahan-dahan. Minsan talagang inayaan ko na lang si God kung saan ako dahin eh. No? Kasi
sinurprise niya ako dati pa eh. So, naging stillfish ako, hindi ako marunong sumaya. Paulo lang ako tumambling, pero napaputi ako. Ang pagiging artista, ganun din, pinaputihan ko hanggang sa nakaroon ako ng awards. Kasi itong showtime na judge lang ako dati. So, yung opportunity na binibigay ni God sa akin, hindi ko pinababayaan. Talagang pinapakita ko sa tao na deserving ako, ng bigyan ako ng ganitong opportunity. So, itong future ko, nakikita ko naman na pinagbibuti nga ako na naman yung pagiging isa kong public servant. So, hindi ko alam kung saan yan. Pero, siyempre, kailangan mong mag-ready. Kasi ang pag-aaral naman, hindi lang dahil gusto mong maging communication, hindi mong public servant eh. Magagamit mo ito sa kahit na anong paraan mo sa in the future na may opportunity. So, why not? And, naging inspirasyon ko si Sarina yung anak ko eh, na gusto ko maging proud din siya sa akin. So itong jeep na to, ito napaka-memorable din sa aming mga magkakaibigan eh. Basta parang yung aming kalokohan ko. Okay. Ang nangyayari sa jeep ko. Kaya dyan na lang kami sa kanto ha. Gusto ko to, girls. Wow. Ay, pa may joke ako. Yeah, ano yan? Paano daw, paano nga ba magbayad daw ang sosyal? Ano? Paano nga ba? Mama, bayad po. Galing sa tega. Bye-bye po. Yes, ingat po. Ingat po. Bye-bye. Ingat po. Yeah. Galing sa tenga. Eh, kaso mahal na pamasahin. Hindi na kaso sa tenga. Dito siya nagtatumbling. Ilang taong ka nag-start mag-tumbling? 9. Kabataan. Laro-laro. Pag Sabado, Linggo. Nakami dito. Bigyan ko kayo ng POV. Tayo ay ito ang South Express, South Super Highway. Yan ang EDSA. Okay, naalala nyo, yun yung mga flyover dito sa EDSA. Dati, Jong, dati, yun, ito palang isa ang paliko. Ito pa lang, actually, ito pa lang. Ito kung karawang ko, wala pa yung skyway. Ito yung skyway. So, wala pa yan. Ito pa lang talaga yung dating higaan na papunta ng Magallanes. Napaka-simple, puro gamuhan. Yung Rines, makikita mo yung dito yung PNR, PNR yung tawag kami dyan. Puro banuhan dyan. Diyan kami nangunuhan nung pambala ng sumpit. Yung tawag kami matangkeng ko eh. Tapos, hindi kami magugutom dito kasi puro-puro ng aratilis, kay nito, iba't ibang puta. So, aakati mo lang yun. Huwag ka lang papahuli sa mayari. Kaya gusto mo rin magtayo ng more bangkal trees, no? Yes, kasi nakakamiss yung makita yung bangkal na sobrang galing puno, sobrang fresco ng pakiramdam, and napakasimpleng tingnan lang. Napakasimpleng lang. Parang nasa probinsya talaga. Eto naman, patnubay ng mga bagulang ay kinakailangan. Hindi siya magiging JHONG HILARIO kung hindi siya tumatumbling, hindi ba? Na anong pinaka-basic na tumbling? Unang natutunan ko yung backflip. Ingat! Backflip! Dati kasi meron kaming taya. Meron kaming taya. Ginagawa namin yung usitari yung paru-dali nyo. Kung ano yung gagawin ng una, yun din ang gagayahin mo. Ngayon, pag ako na yung unang gagawa, minsan paghihirap na, ayaw na kasi tumutong-tong na ako sa truck. Tumutong-tong na ako sa truck, dapat tumutong ako ng jeep. Hindi na nila kaya yun. So, bala-bala kong kinasakit sa akin. Meron kami ginagawa yung front flip naman. Nandemo kami, nandemo. Cartwheel lang ang alam ko. Hindi pa diretso. Hindi ko makakalimutan itong lugar na to. Kasi isa ito sa malaking factor bakit ako naging street boys, bakit ako napunta sa show business, and kung ano man yung napupunta ako ngayon. Ito yung pinaka grassroots ko. Dito ako namulat eh. Marami, kahit na may mga kalokohan, pero marami ako natutunan. Ang gandang balikan ano, John? Sobrang sarap balikan. And sobrang asarap ikwento sa mga bagong generation na ang buhay dati napakasimple and napakasaya. Anong itinuro sa'yo nung show business? Pag susunod sa buhay, yung pakikisama sa tao. Kasi minsan, kapag marunong ka makisama sa tao, ito yun yung mga tao na pwede mong makasalubong in the future na pwede kang tumulong sa'yo. Thankful kami with
director ng Chito na na-push niya kami as kung hindi dahil sa kanya, feeling ko hindi kami magiging ganun kagaling. Dati hindi namin maintindihan bakit ganun kahirap yung training, bakit kami pinapahirapan, bakit halos mamatay na kami sa training. Pero ngayon namin nare-realize yung disiplina, ganun po yung pala. Yung disiplina pala ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Hello! Hello, baby! Hi! Hello, baby! Ay, naku! Hi! O, say hi muna. Hi! Pag bago siya kilala kasi ko, so pag may bago siya kilala, medyo titingin niya muna. Pero pag okay na kayo, natawa. Si Mamel. Ay, naku! Tita? Bernadette? Ay, naku! Tita? Bernadette! Ay, so! O, paano rin yung smiley, yung ano, show your teeth daw, show your teeth. Show your teeth! Anong gusto mong ipamana sa anak mo balang araw? Mga lessons? Marunong mag-share, pagbigay sa tao, and maging matulungin niya sa tao, and marunong makipagkapwa tao. Gusto ko siyang, ano, basta yun, God-fearing, kapag meron kang kinakatakutan, especially si God. Parang iisip ko eh, bago ako gumawa ng masama. Totoo. So, yun. And syempre, yung ano, nagiging masipag sa lahat. Nagiging masipag sa lahat. Ala! Sino yung natawanan mo? Tita? Tita? Bernadette? Ay, Subo. Paano ka makapagsalita? A flying kiss mo daw, flying kiss. Flying kiss, papay. Flying kiss. Mm-hmm. Kiss, papa. Give mo si tita. Give. Thank you. Ayaw ay, ginawa. Madumi na to anak, hinawakan ko. Give me. Oh, thank you. Yay. Thank you. Kiss daddy. Lahat tayo may kailangang binabalikan, lahat tayong may ugat na pinagmulan. Yun yung kahalagahan nun. At ngayong araw na ito, pinakita sa atin ng ating konsehal ni si JHONG HILARIO kung ano ang kanyang ugat, saan siya nagmula. At ito nga, ang Bangkal, Makati. JHONG, thank you. Thank you so much. Salamat!